channel. Today's video, as you can see naman sa title, is going to be another 500 peso makeup challenge. And for today's video, ang gagawin ko is, nung before yung ginawa ko, I think a couple weeks ago, ginawa ko is makeup for school na 500 peso makeup challenge. So for today, yung gagawin natin is makeup para sa work or yung mga simpleng panggala lang na medyo light glam na makeup look. Parang ganun. Kasi yung pang school, walang eyeshadow. So today, mag-eyeshadow tayo ng simple lang. Yung madali lang gawin for work. And mostly naman sa gagamitin ko, same lang dun sa back to school makeup. Kasi nahirapan ako maghanap ng mga bago na swak sa budget ng 500 pesos. Pero meron din namang mga bago kong bili. So, without any further ado, tama na ang talak at magsimula na tayo. So on my face, yung nilagay ko lang is moisturizer, tsaka nag-lip balm ako. So, para sa work, di ba nagmamadali tayo? So medyo, yung foundation kasi kailangan ng time para mag-blend and all that. So, para mabilis tayo, yung gagamitin natin is a BB cream. This is the I Like BBholic Everyday BB Cream. I am in the shade Light. May buhok. This one is only $24.50 and dalawang sachet na ito. Ganyan, dalawang sachet. So, perfect na perfect. Sulit na sulit, diba? Ito siguro okay siya for 1 week mo ang gamit. Alright, so naglagay ako ng konti here on the back of my hand and gagamitin ko lang yung fingers ko. Excuse me. Kasi walang budget para sa mga makeup tools. So, gamitin natin ang libre na makeup tools na binigay ni God sa atin, ang ating fingers. Also, okay din to para ma-warm up yung product sa ating face, para talagang ma-absorb talaga siya and mag-sink in sa ating skin, diba? Maganda din tong BB cream na to for work kasi magaan lang siya sa face, tapos hindi siya malagkit. So, it feels very comfortable sa face and long-lasting din naman siya for a BB cream. Hindi din siya yung kagaya ng ibang BB cream na super maputi sa face, so that's good. Very natural looking lang siya. And very light coverage lang siya. Pwede mo naman siyang i-build up to like probably a light to medium coverage, which is what I'm going to do right now. Hindi naman siya nag-cake up. Basta naman siguro huwag mong gawing 10 layers ang ilalagay mo sa iyong face. And again, blend, blend, blend! Kailangan may sayaw talaga. Ayan, 2 layers. Nakita niyo, medyo maganda na yung coverage niya. And then since wala tayong budget para sa concealer, ito na rin BB cream yung gagamitin natin. So, maglalagay ako dito sa aking under eyes at saka dito na rin sa eyelid para mag-serve as our eyeshadow base later on. Tapos, pat-pat mo lang siya dun sa areas na gusto mo siyang gawin as concealer para makakuha ka ng more coverage. Ito na yung side na merong BB cream as like concealer and face base. Okay na siya, diba? Compared dito sa wala pang product. Mas, definitely, mas put together tayo dito, mas presentable compared dito. So, yung mga 2 minutes na paglagay ng BB cream at concealer, okay na okay na. Ang laking tulong na best para mapansin ka ni crush. Diba? So, ayan, natapos ko na yung full face ko. And, syempre, kailangan natin yung reset para it will last all day. Kasi, like, for example, lumalabas kayo pag-lunch, tapos nainitan kayo, diba, sobrang init sa Pilipinas, or kapag nagko-commute kayo papuntang work, or kung saan man kayo pupunta, para plakadong-plakadong yung makeup and hindi siya mag-melt sa drip. Okay? So, yung pang-set natin is the Careline, ano ba ito? Careline Oil Control Face Powder with Vitamin E in the shade Chestnut. Tapos, meron din akong brush set dito. Ganito siya. Matagal na to sa akin. And mabibili mo to mga 70 pesos sa Divisoria or kung dito sa Cebu sa APM Mall. Meron ganyan sa Shein na tindahan. Hanapin nyo doon. Meron mga murang brush set doon. Matagal na akong hindi nag-film, guys. Kaya, ewan ko ba, parang naninibago ako. Naninibago ako sa pag-film. So, pagkatapos nyong iset yung under eyes, you could go ahead and set the entire face. Yung powder na to, ang dami niyang powder kick-up. So, hinay-hinay lang. Especially kapag nakaputi kayo, hinay-hinay lang sa powder na ito. Ayan, tapos kung isiset nyo na yung powder, press nyo lang yung brush on your face para ma-set talaga yung product. Huwag nyo siyang iswipe para hindi ma-drag yung product on your face.
Tadam! Tapos, huwag natin kalimutan yung leeg. Tsaka yung ears. Para hindi naman ibang kulay yung face mo sa iyong leeg. Ayan, so tadam! Okay na tayo sa ating base. Now, let's move on sa ating kilay. So, siguro I'll zoom you in para mas makita nyo yung gagawin ko sa ating face. So, here we are up close and personal. Gawin natin yung ating kilay. Tapos, ito yung gagamitin ko, yung sponge tip applicator. Gagamitin ko siya parang spoolie. Just to lay the brows in place. Hindi ko pa nagagawa yung kilay ko. Ang daming stray hair. Pero, anyway. Okay lang yan. Para sa kilay, gagamitin ko itong Nichido na pencil. And this is only $36.50. Una, ginagawa ko is eyeline dito sa pinakailalim. Ayan, just very light strokes. Yung pencil na to, medyo matigas siya. Pero okay lang naman. For the price, okay na siya. And then, pagkatapos ko yung outline itong eyebrow na to, I move on to the other brow para matulis pa rin yung lapis. And there we go. Pagkatapos ko naman siyang ma-outline yung dalawang brows, I go ahead and fill it in. Dito ako sa arch na sa start mag-fill in papunta sa tail kasi dito yung gusto ko na pinaka-dark na part ng aking kilay. Ayan. Tapos, I just work my way in. And then, dito sa inner corners, yung patubo ng buhok ko is pataas. So, pina-follow ko lang siya. Para mas natural siya tingnan. So, there we go. Once we have both brows filled in, kunin naman natin itong sponge tip applicator again. Tapos, ito naman yung gagamitin natin na parang spoolie para to, like, remove any excess product and para mas spread lang yung product around para mas natural tignan. Alright, tapos na tayo sa ating kilay and this is the finished kilay look. Now, we can go ahead and work on our eyeshadow kasi nag-work na tayo. So, pwede na tayo mag-eyeshadow. And meron ako nakita doon na ganito yung value pack. Meron sa Nichido, meron sa Fashion 21, tsaka meron din from this brand, Ido Cosmetics. Ayan. Ido Cosmetics. Nagre-reflect yung light. Pero ganito siya, meron na siyang eyeshadow palette na merong blushers. Tapos, meron din siyang eyeliner. So, buksan natin siya. 100 pesos lang tong pack na to. So, ito siya. Meron siyang kasali, Ido Classic Makeup Kit. Bongga. So, inside, makikita mo na naka-encased siya sa isang plastic. And ito na nga yung actual na eyeshadow palette. Medyo shiny yung packaging niya, tapos meron lang siya nakasulat dyan na Ido Chorpa. Ayan. Nagre-reflect yung light ko. I'm sorry. Then, when you open it up, it looks something like this. Ayan, meron siyang mirror na kasama. Tapos, you have 10 shades of eyeshadow and 2 shades of blushes. And we have a sponge tip applicator and meron din siyang parang brush na kasali na medyo stiff. Ang stiff ng brush. Anyway, so diba tapos na tayong maglagay ng eyeshadow base? Siguro I'll start with this shade right here, yung pinaka light. Gagamitin ko yung free na sponge tip applicator. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Siguro gagamitin ko na lang ang aking finger. Nilalagay ko lang siya all over my eyelid up to the brow bone. Ayan, para ma-brighten lang yung ating eyes. Tsaka para magkaroon ng powdery base yung ating eyelid para mas madaling i-blend yung other eyeshadows later on. Gusto ko maglagay nitong parang peach na eyeshadow as my transition color. Gagamitin ko ulit itong sponge tip applicator. Blush shade actually itong gagamitin ko, top of the excess. Tapos, try ko siya ilagay dito sa aking crease.
Pero ang ganda niya, parang peachy na transition shade. So this eyeshadow palette, since it's like really affordable, kailangan mo lang maging patient. Kasi matagal mag-show up yung kanyang pigment. Kailangan mo mag-build up ng over-over. May nakikita ba kayong kulay? Meron naman konti. Siguro dagdagan pa natin ng isa pang coat. Loka. Ang tagal mag-show up ha. Well, in fairness, blush naman kasi to. Baka dahil dyan, kaya matagal siya mag-show up. Okay naman siya, pero medyo matrabaho. Medyo matagal siya mag-show up yung pigment niya. But for like the price you pay, you get the quality that you deserve, char. Ayan, okay. So siguro we'll work one eye at a time kasi matatagal lang tayo kung ipapakita ko sa inyo yung dalawang side talaga. Siguro kukunin ko itong really warm brown na warm brown. Warm brown na shade. Tapos on the opposite side of the sponge, kukunin ko siya. Tapos ilalagay ko siya dito sa outer corners. Tapos, idodrag ko siya sa aking crease. Para magmukhang deep set yung aking eyes. Maglalagay na rin ako ng konti dito sa inner corners ng aking mata. Grabe, ang hirap naman ito. Ang hirap. Okay, tapos kukunin ko ulit yung ginamit nating transition color para matulungan niya tayong mag-blend. Kunin ko yung clean side nitong ating brush or sponge. Tapos kukunin ko yung white shade again. White kaya ilagay natin dito sa center. White or pink? White na lang, no? Kasi andun naman tayo sa office. Para hindi naman tayo super colorful sa ating office, no? Yan. Ilalagay lang natin siya dito sa center. Back. Tapos, using that same white shade, maglalagay din ako dito sa ating brow bone. Kunin ko itong warm brown shade na ginamit natin sa outer tsaka inner corners. Tapos ilalagay ko siya dito sa lower lash line. Ayan, siguro sa outer half lang, the transition color that we used. Maglalagay ako ng white shade again dito sa inner corners. Okay, tapos na siguro tayo sa ating eyeshadow. I think okay na yan. Kasama dito sa 100 pesos na kit, ito, kasama ditong eyeshadow, merong Idol Classic na liquid liner. Brush tip applicator siya. As you can see. So, hindi na ako masyadong sanay dito sa mga ganitong eyeliner. So, tignan natin kung ito na ba ang tatapos sa ating video ngayon. Sana hindi naman. Start ako. Ay! Ayun na. Well guys, my camera stopped recording. I don't know hanggang saan yung na-record. Pero, nag-eyeliner na ako ngayon. Okay lang ba itong wing na to pang work? Parang gusto ko maglagay nitong darkest shade sa aking lower lash line. Kaya lalagyan ko na lang nitong medyo dark. It's
So magka-curl muna tayo ng lashes. Gagamitin ko itong Nichido Eyelash Curler. I believe 88 pesos yung bili ko nito. Sana tama yung pagpresyo ko. Kasi matagal na to sa akin. And kung mali ako, ilagay nyo lang sa description box below. Pero I believe, naalala ko talaga 88 pesos yung bili ko dito. Okay, so ikakurl ko yung lashes ko. Okay, yung eyeliner, natatanggal siya kapag nagkakurl ka ng lashes. For my mascara, galing din siya sa Ido. Kasi nakita ko doon ang mura-mura ng mga makeup. So, doon ako bumili. And yung pangalan niya, Ido Classic Mascara lang. I got it for only 50 pesos. Sticky tignan ng mascara. O, tignan nyo. Parang medyo luma na siya. Pero okay lang naman yung mascara. For 50 pesos, I think it is okay. Hindi siya ganun kaganda talaga. Pero sa lower lashes, tignan nyo. Maganda siya sa lower lashes. Ayan guys, so natapos ko na both eyes. And yung eyeliner, hindi siya pantay na. Anyway, okay na yun. Kasi hindi na talaga ako sanay sa mga ganitong klaseng eyeliner. So, pasensya na po. Anyway, ngayon, let's move on to the face. And since wala akong pang-contour dito, wala ako nabili na pang-contour na swak sa budget, gagamitin ko na lang itong eyeshadow. Probably I'll use this shade. And yung brush na ginamit natin for the powder. Isiksik natin yung brush dyan sa eyeshadow. Okay ba? Nakikita niyo bang may kulay? Kasi ako nakikita ko meron siyang kulay. Hide yung ating mga double and triple chin. Tapos magbablush tayo. Siguro imimix ko lang yung both shades ng blush. All that's left to do is our lip color, and meron akong nakita na itong pack na to from Ido din. Ayan, tatlong lipstick na siya, tapos it's only 50 pesos para sa tatlong lipstick. As you can see, ayan, 50 pesos lang guys, tatlong lipstick na siya. Sayang lang, wala silang testers doon kasi tinry ko siya on the back of my hand. Yung dalawa nito are really very metallic looking lipsticks, tapos yung isa, siya lang yung pinaka-okay, pero red na red naman siya, so parang hindi siya babagay sa ating eye look. Ganito pala yung itsura niya up close, yung lipstick. Ayan, tapos when you open it up, it just looks like that. Para lang siyang pambata na lipstick, no? There we go. Ganyan yung itsura ng lipstick, guys. Very metallic looking. Hindi ko masyadong bet yung metallic look. Probably, papatungan ko siya nitong brown eyeshadow ito. Alright, so there we go. Tapos na yung aking makeup look ngayon. Ayusin ko lang yung aking hair and I'll be right back. Alright, you guys. So, heto na nga yung ating final look ng ating 500 pesos makeup for work challenge. So, sana nagustuhan niyo kahit na hindi pantay yung aking eyeliner. Hindi na talaga akong sanay sa mga ganong style ng eyeliner, guys. Pero, yun. Ito na ang ating makeup look. It looks very peachy and I think okay naman siya pang makeup na pang work, di ba? So far, nagustuhan ko siya. Medyo struggle lang talaga kasi konti lang yung brushes na pwede kong gamitin. Pero, so far, I like the look. Sana magustuhan niyo rin. Kung nakatulong itong video na ito sa inyo, and if you enjoyed watching, if you liked the video, kindly give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell. Also, leave me your comments in the comment section below. Yun lang, guys. Thank you so much for watching, and also hit me up on my socials at Feline Aina. Thank you so much for watching. I hope to see you in the next video. Bye! Blow, chicka, blow, blow. Okay, so diba tapos na tayo pa sa... Ang ingay ng mga aso.